What's up mga kabilyar? Welcome to my new video. Tuturuan ko kayo ngayon ng basic kung paano gagamitin itong cue ball. But before that, please like, subscribe, and press the bell button para lagi kayong updated sa next video. Let's go! Number one mga kabilyar, ay ang yung top spin or follow shot. So, tutulungan ko kayo na, tuturuan ko kayo dito na top spin. So, basically, mga kabilyar, pag maglalaro ka ng bilyar, kailangan mo talaga tumingin sa next object ball mo para mas easy yung shot mo, yung next ball. So, kailangan mo talaga ng preparation for the next ball. So, dito, ang sitwasyon na ito mga kabilyar, like that, straight ball ka, pero medyo malayo yung next object ball mo, which is the 4. So ngayon, kailangan mo i-top spin ito para aabot dito yung cue ball mo or the white ball. So, to do that, yung stance mo, nakaganon, tapos, yun, yung brace mo dito or nasa haba. So, depende na sa'yo yun kung marunong ka na mag-stance. So, pagtira dito, tumingin ako sa next ball ko, which is the 4. So, para easy yung shot ko doon, kailangan ko ng preparation. So, to do that, huwag mong itaas dito sa likod dahil yung cue mo, hindi mo na matama yung passing mo. So, kailangan sa baba lang ito. So, ito sa baba lang para pag ibaba mo ito, umangat naman dito yung tip ng cue. So, yun, ito. And then, kailangan lumapa ka talaga mga kabilyar. So, nakaganon, tingnan nyo yung pose ko. So, naka-step ako ng left. So, bridge. Ganon. So, tingnan nyo yung mga kabilyar. Follow siya tayo ito mga kabilyar. Babaw yung cue ko, babaw. Tira na rito. Yun, follow yung cue ball ko. So, mas easy na yung next ball ko, which is the 4 ball. So, yun, mas easy lang. So, ngayon mga kabilyar, dito naman sa kabilang side para makita yun talaga kung paano ko ginawa yun. So, yan ang next ball ko ay 4. So, itong press ang retirahin ko. So, ganyan mga kabilyar. So, gagawin ko dito ay top spin. So, ganun pa rin. Tingnan mo yung gula, straight to the pocket. And then, step the left. And then, dumapa ka na with your bridge. So, ito. So, top spin. Tingnan nyo mo. Huwag mong iangat sa likod dahil yung cue mo ay nasa ilalim. So, dapat nakababa dito para umangat yung cue. So, dito, top spin. Tingnan nyo, top yung mula ko. Kasi tumingin ako doon sa next object ball. So, dito, ayun, top. Ayan, sumunod. So, mas easy na yung tira ko sa 4. Ayun, mas easy na. So, yun mga kabilyar, ang number 1 na tinuro ko sa inyo. So, yung number 2 mga kabilyar ay kung paano i-stop ball yung bola. So, disclaimer, para lang ito sa mga baguhan, yung sa mga beginners, tsaka yung mga medyo, yung mga average player marunong na dito. So, para lang talaga ito sa beginners. So, sa ganito sitwasyon ng mga kabilyar, kaganyan. So, kanina top spin, ngayon naman, stop ball. So, wala na. So, gagawin mo dito ay stop ball. So, to do that, kailangan nasa center yung tira mo. Nasa center. Saka yung tira mo, pag tira mo ganyan, huwag mong mahina dahil sumunod pa rin yung cue ball. Dahil mabigat itong bola. Pag mahina yung tira mo, sumunod siya. So, ang gagawin mo dito, lakasan mo ng konti para mas stop ball mo at easy shot mo dito sa
next goal mo, which is the four. So ngayon, ganito, paano mo titirahin? Center lang, tapos lakas ng konti. Yun, stop ball. So easy yung next ball mo, which is the four. Yun. So yun mga kabilyar, ang pangalawa. So, stop ball tayo mga kabilyar. So, gagawin ko rin dito sa kabila para malaman nyo talaga kung saan po tira. So, ngayon dito, ayan. So, center yung titirahin ko. So, ganun pa rin. Tingnan nyo muna kung yung pocket, papunta ang yung bola, papunta doon sa pocket. So, straight siya. So, para ma-stop ball mo, center dito yung tira mo. So, ganun pa rin. Left, stand sa left, then dapat ka na with your bridge. Ayan. And then, center yung tira mo. Tapos, lakas ng konti yung tira mo. Yun. Naka-stop siya. So, easy lang yung tira mo dito sa next object ball mo. Kailangan talaga mga kabilyar, ang mindset mo na, nasa mindset mo, kailangan tumingin ka na doon sa next object ball. So, para sa kailangan mo ng preparation talaga. So, sa mga pro, at hindi lang dalawang bola yung tinignan nila, kundi halos lahat na. Yung may mga plaster, yung may magkadikit, tinignan nila yun. Pero kung walang magkadikit, 3 balls ahead lang yung iniisip nila. So yun mga kabilyar, ang pangalawang tinuturo ko sa inyo. Number 3 mga kabilyar ay ang stand shot. Ang stand shot mga kabilyar ay titirahin mo pa rin siya ng ibabaw lang ng center ng konti para pagtira mo, sumunod ng konti lang yung bola. So, para semi-stop ball siya mga kabilyar, balitira mo parang stop ball, pero yung cue ball, sumunod siya ng konti. So, yun ang stand shot mga kabilyar. So, yung stop ball sa center, dito naman, itirahin natin ito sa ibabaw ng center. So, hindi sa top, ibabaw lang ng center. So, since ganito, kung i-stop ball ko ito mga kabilyar, so, hindi siya straight line, hindi siya straight ball na next object ball ko, which is the four. So, ngayon, i-stand shot ko ito para mag-move ng konti itong cue ball. So, above center lang mga kabilyar. So, ganun pa rin. Kailangan yung stance mo na kaganoon. Step sa left, then dapat ka na with your wrist. Ayan. Huwag mong iisa dito dahil bad yan, hindi tama yan. So, kailangan sa baba. So, itong tamang stance. So, dapat ka. Tingnan mo yung center. Above center ng konti. Punch. Tingnan mo, nag-move siya. So, yun ang stance shot mga kabilyar. So, mas easy yung tira mo dito sa next object ball. So, titirahin naman natin dito sa kabila para lalo yung maintindihan kung paano ko tinira yun. Naman yun, nandiyan siya. So, meaning, nakaganito, straight ball. So, kung stop ball ko lang, medyo mahirap yung 4. Kaya, stand shot ko siya, ibabaw ng center konti para mag-move yung cue ball niya. So, to do that, same ulit. Ibabaw lang ng center ng konti. Tapos, punch mo yung tira mo. Yun, nag-move siya ng konti. So, straight ball ako doon sa next object ball ko. So, ayun, mas easy na lang yung tira ko. So, yun ang number 3 mga kabilyar, stand shot. So, yung pang-apat mga kabilyar ay ang reverse shot or paatrasin mo yung bola. So, dito, kailangan mo rin tumingin dito sa next object ball mo. So, dito, kung i-follow mo yan, wala kang preparation dito.
Kung i-stockball mo yan, wala ka rin preparation dito. Stand shot mo yan, wala din preparation dito. So ang gagawin mo dito is reverse shot. Patrasin mo yung bola dito para may tira ka sa next object ball. So, kailangan talaga mindset, preparation for the next ball. So, gagawin natin. Patrasin ko ito para may tira ko dito sa next ball. But be careful, merong ano dito kasi medyo malakas yung atras mo. May scratch mo yung bola. So, ilalim ang pagtira ng atras mga kabinder, nasa ilalim siya. Tapos pagtira mo ng sa ilalim, kailangan mo lang yung cue mo, ilampas mo dito sa cue ball. Kaganoon daw, boom! So nakalampas siya sa cue ball. So ito ang gagawin ko. So dito ang next object ball ko. So ganoon pa rin, para hindi ka mag-miss. Left, tapos tapa, tapos yung brace mo. So, ganito, nasa ilalim yung mula ko, ang cue ball, ang cue ko. So, pagtira mong ganyan, magpas lang yung pati. So, matras yung cue ball. So, isip yung next object ball ko. Yun. Very easy. So, titirahin ko rin dyan sa kabila para makita nyo kung paano ko tinira yung reverse shot. So, dito, my next ball is 4. Tapos, ayun, tumira ako ng 3. So, next ball ko is 4. So, ganun pa rin, hindi pwede top spin, hindi pwede stop shot, hindi pwede stand shot. So, kailangan reverse shot ko dito para sisi yung tira ko sa next ball ko. So, again, mindset preparation for the next ball. So, to do that, sa tulad ng sinabi ko kanina, sa ilalim yung tira, sa ilalim ng cue ball. Pero, pag patras ka ng bola or mag-reverse shot ka, kailangan mo talaga gumamit ng chok para hindi ka mag-miss cue. So, chok ka na, chok up! Ano, kapalan mo ng chok para hindi talaga siya mag-miss cue. So, yun. Gagawin natin dito. Ganun pa rin, ilalim, tingnan nyo sa ilalim, pero iano ko ng konti doon. Palagpasin ko sa cue ball yung cue ko. And then, ganun to, sa ilalim, yun. So, very easy yung next ball ko. So, ayan. So, yun mga kabilyar. Yun lang muna ang ituturo ko sa inyo na basic sa paggamit ng cue ball. Yung mga side spin mga kabilyar, yung mga side spin, yung mga left spin, right spin, sa ibang video ko na ituturo sa inyo. So, yun mga kabilyar, kung nagugustuhan yung video nito, please like, subscribe, and press the bell button para lagi kayong updated sa next video ko. Ingat kayo dyan, keep safe, and God bless.